magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Muli po ay naririto tayo sa muling paghahayag na kailangan na po natin maipahayag sa lahat ng mga tao yung mga katotohanan na dapat na po nilang maalaman ngayon. Ako po ay unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga taong naniniwala, nanonood sa aming pong mga inihayag ng mga katotohanan. Kasi po, nung kapanahon na natin pong Panginoon Jesucristo, kahit na siya ay naghahayag ng katotohanan, ay marami pong mga tao talaga ang tumutukul sa kanyang lahat ng mga sinasabi. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa kanya. So, sa amin po ay ganun din. Dahil nga po yung sinasabi namin sa inyo na iniaral ng pastor na yung hiwaga ng buhay ng tao, yung mga tao noon na pinatay ng Diyos, pabalik-balik lang po sila. Kaya po yung ugali, kung ano yung ugali na kinamatayan nila, kung sila ay against sa mga aral, doktrina at mga turo ng ating Panginoon Jesucristo, kapag sila ay muling isinilang, yung pa rin po sila. Yung pa rin yung kanilang ugali, yung pa rin yung kanilang prinsipyo, yung pa rin yung kanilang gagawin nung sila ay nabubuhay pa at muling nabuhay muli sa kapangyarihan ng reincarnation ng ating dakilang Ama. So, tinalakay po natin yung tungkol sa yung una natin pong tinalakay, yung tungkol sa ano ba yung tunay na iglesia ni Kristo. Di po ba ang sinabi ko sa inyo, yung tunay na iglesia ni Kristo, yan po ay mababasa po natin sa 1 Corinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28, na yan po ay sama-samang mga sangkap. Wala pong, lahat po yan nagkakalapat, nakalapat na mabuti, nakalapat na mainam, at wala pong dapat magkulang dyan sa mga tunay na sangkap ng isang tunay na iglesia ni Kristo. So, yung sinunod naman po natin dyan, ay kung papaano ba naman tayo mananalangin naman na di po ba ang sinabi ko naman po sa inyo, kung babasahin naman po natin yung Mateo chapter 6, nandyan naman po yung pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo kung papaano daw tayo dapat mananalangin. Mateo chapter 6, nandyan po yung lahat ng mga bagay kung papaano tayo mananalangin, kung papaano tayo makikipag-usap sa ating dakilang Ama, at kung papaano tayo tatawag sa ating pong dakilang Ama. Na ang nakalagay naman po doon, bagamat ito po ay masakit para sa mga Romano-Katoliko na akala nila ay tinutulog sa sila. Pero alam niyo po mga kapatid, siguro naman po panahon na para maitama nyo na yung mga ginagawa nyo mali na sinabi nga po ng Panginoon Jesucristo, yung mga nananalangin mga nakatayo na sa mga likuang daan, yun po yung mga pagpuprosesyon na habang hinihilan nyo po yung mga ribulto, ay napakaliwanag po na nilalabag nyo po yung mga aral ng ating pong Panginoon na tayo ay huwag yuyukod, huwag sasamba, at huwag maglilingkod sa mga ribulto. Habang hila-hila nyo po yung mga ribulto na yan, kagaya na lamang po ng Nazareno sa Quiapo, at alam ko po na lahat ng mga taong nandoon ay nabuhay na po sa tradisyon. Tandaan nyo po mga kapatid ko, hindi po tayo maililigtas ng mga tradisyon na ating pong mga nakaugali ang gawin, yung pong mga tradisyon na nakalakihan na po natin, na hanggang sa kamatayan mo ay dadalhin mo yung paniniwala mo na maililigtas ka ng isang tradisyon na sa katotohanan ay hindi ka naman po pala talaga maililigtas.
So, panalo po siguro para malaman po ninyo yung mga katotohanan na yung mga ginagawa po natin ito ay mga karumaldumal pala sa harapan ng ating pong dakilang ama. Sige po, magbibigay po tayo ng mga halimbawa kung bakit ayaw na ayaw ng ating pong dakilang ama ang tayo po ay sasamba, maglilingkod, yuyukod sa lahat ng mga ribulto, lalong-lalo na po dyan sa itim na Nazareno. Nazarenong ribulto. Totoo po yung Nazareno dahil siya po yung Panginoong Hesukristo. Subalit, ang ating pong Panginoong Hesukristo ay nasaan nyo na pong espiritu, hindi po ribulto. Napakalayo po ng kaibahan ng isang ribulto sa isang banal na espiritu. Dahil yung mga ribulto po, wala po yung magagawa para sa kaligtasan mo. At kapag ikaw naman ay nagkaroon ka ng sakit, karamdaman, hindi ka po kayang pagalingin ng isang ribulto. Hindi kagaya ng banal na espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, kapag siya ay bumaba, nasaan yung espiritu, alam niyo po ba makapangyarihan po yan. Kaya kahit anong sakit, anong karamdaman, ang ilalapit mo sa kanya, basta ikaw ay may tapat na puso, tapat na pananampalataya, na malakas ang paniniwala mo sa kanya, kung ano po yung pinapaniwalaan mo, yun po yung magaganap. Para kagaya rin po sa amin, na kapag lumapit ka sa amin, lumapit kayo na may tapat na puso, sa lubos na pananampalataya, na kung malakas ang yung paniniwala na ikaw ay gagaling mo sa paglapit po sa amin, kung ano po yung pinaniniwalaan mo, yun po yung magaganap. Dahil ang nagpapagaling po rito, hindi po kami. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon Hesukristo. So tuloy po natin yung para po ito sa kaalaman po ng lahat. Babasa po tayo sa aklat po ng Levitico, Kapitulo 26, Talatang 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga diyos-diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan. Hindi po ba napakaliwanag po niyan? Dahil po kapag po tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, kailangan po yung utak po natin gumagana. Dapat ang utak po natin nag-a-analyze po yan. Pagbubulay-bulayan po natin yung mga salita na ating pong binabasa sa banal na kasulatan para magkaroon po tayo ng pagkaunawa. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga diyos-diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o ng haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon. Hindi po ba napakaliwanag na bawal pong yukuran o luhuran ang mga ribulto? Sila po yung mga batong inanyuan o kung ano man po yung pag-anyo nila, kung yan po ba'y bakal, kung yan po ba'y marmol, kung yan po ba'y tabla, o kung plastiko, anuman, ginto, pilak, bawal na bawal po yung yukuran. Mahigpit pong ipinagbabawal ng ating pong dakilang ama ang pagluhod, pagyukod, at yung sinasabing paglilingkod sa mga ribulto. Bawal na bawal po yan sa ating pong dakilang ama. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. So, di po ba napakaliwanag na talagang lahat po ng mga bagay, parang huwag po tayong magkaroon ng pagkakasala, itinuro po yan ang ating pong Panginoon. Dito naman po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, mula 1 hanggang 5. Ito po ay kailangan pong pagbulayan po natin itong lahat ng mga ito. Exodo, Kapitulo 20, Talatang 1 hanggang 5. Babasa po tayo na po. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. O di po ba? Kasi nga po, ang sabi ng ating pong Panginoon, iisa lang yung ating Panginoong Diyos, walang iba kundi yung ating dakilang Ama. Kaya po kapag kayo ay gumawa ng mga ribulto na inanyuan ninyo, na gagawin po ninyong Diyos,
malaking kasalanan na po ang magagawa po natin sa harapan ng ating pong dakilang ama. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman. Agaya po ito ng binasa po natin kanina sa aklat ng Levitico, Kapitulo 26, talatang 1. Hindi po ba magkawangis lang silang dalawa? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng mga nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Hindi po ba ninyo nalalaman ng ating pong dakilang ama na siyang siloso pala? Dahil kung hindi nyo po nalalaman, tayong kanyang mga nilalang ay asawa niya. Kaya po ito sinasabi niya, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salin ng lahi ng mga napopot sa akin. Kasi po, kung makikita ka ng ating pong Panginoon na ikaw ay naglilingkod, nakaluhod, yumuyukod at nagsasamba sa harapan ng isang ribulto, alam niyo po, isa ka sa kinapopootan ng ating dakilang ama. Na kumbaga, yung kapag naalaman niyo po itong katotohanan na ito at hindi pa rin kayo tumalima sa kanyang mga inuutos sa atin na itong mga sinasabi niya ay hindi po natin sinunod, ibig sabihin, nakikipag-alit po tayo sa kanya. Ito naman po yung sinabi ko kanina, patutunayan ko po, na ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Kasi po, yung sinabi ko po na yon galing po yung kay Propeta Isaias. Ngayon, ito naman po sinabi naman ni Propeta Jeremias sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Hindi po ba napakalinaw? Tayo pala, lahat ng mga nilalang ng ating dakilang ama, asawa pala niya tayo. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa mga taong nagsasabi na sila daw yung bride. Alam niyo po mga kapatid, lahat po ng mga tao, lahat ng mga nilalang ng ating dakilang ama, mapababae man, mapalalaki man, lahat po yan ay pwedeng maging bride. Yung sinasabi mo, kasi po yung sinasabi nyo sa araw ng kasalan. Tama ba yun tay? Lahat ng mga tao ay pwedeng maging bride. Mapalalaki, mapababae, dahil lahat po tayo, sa harapan ng dakilang ama, lahat po tayo ay palaanakin. Yun. So, kaya po yung sinasabi po dito sa aklat po ng Exodo Kapitulo 20, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Siloso po yung ating pong ama na siyang dapat nyo pong maalamang lahat na kapag nakita kanya na ikaw ay naglilingkod sa isang ribulto o Diyos-Diyosan, galit na galit po ang Diyos sa iyo na akala mo habang ikaw ay nananalangin, habang ikaw ay nakaluhod, pagkatapos mong magdasal, yayakap ka pa, kukuha ka pa ng panyo, ipupunas-punas mo po yung panyo at iaanusan mukha mo at hahalik-halik ka pa. Alam niyo po ba, galit na galit po ang ating pong dakilang ama sa mga ginagawa po ng tao. Totoo po yan. Yun nga po yung sinasabi natin sa inyo na ito, yung ating dakilang ama, yung lumalang po sa atin, asawa po natin yan. Yung po yung sinasabi naman ni Propeta Jeremias at Propeta Isaias. Medyo
Nakakalito po yung kasi parehas may yas sa uli. Ngayon po, siguro naman, naalaman nyo po itong katotohanan na ito. Kasi po kung hindi nyo po nalalaman, kapag napakinggan mo ang isang katotohanan at hindi mo inupad at hindi mo ginanap ang katotohanan na iyong naalaman, malaking kasalanan po yan sa harapan ng dakilang ama. Yun po yung sinasabi naman ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Kaya nga po, hindi po masabi ko rin naman po sa inyo, hindi po yung mga nakikinig lang, yung mga inaaring ganap ng ating pong dakilang ama at ng ating Panginoon, kundi yung mga gumaganap ng kalooban ng ating ama na nasa langit. Kaya po hindi ang bawat taong tumatawag ng Panginoon, Panginoon, Panginoon ay mapapasok sa karya ng langit, kundi ang mga gumaganap lamang. Halimbawa po, napakinggan po ninyo, sinabi ng isang mangangaral na sinugo ng Diyos, sinabi niya, huwag ninyong sambahin ang mga ribulto. Tapos napakinggan mo, kalokohan na naman to. Anong klaseng kalokohan na naman to? Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po yung lagi po sinasabi ng ating pong kagalang-galang na Dr. Jose Rizal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Ito pong kanyang winika ay talagang tumatak po ito sa aking pong puso at isipan. Na talagang kung inyo pong pagbubulayan, isa po ito sa makakapagbigay sa inyo ng karunungan. Ang sabi po ng ating pong kagalang-galang na Dr. Jose Rizal, hindi kailanman ay hindi ako natakot sa mga mananakop ng aking bayan. Ang aking nga kinakatakot ay ang pagiging mangmang ng aking mga kababayan, dahil marami po kasi mga nangangaral na talagang mga nagtuturo po. Kaya lang, ito po yung pakatandaan po ninyong lahat. Sa dami ng mga mangangaral na iba't ibang relihiyon, kung ano-ano po yung mga tinuturo po nila, eto na lang po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Ayon po kay kagalang-galang na Apostol San Pablo, paano daw po silang makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Hindi po ba napakalinaw? So, ibig sabihin po pala, ang isang mangangaral kailangan may authority galing po sa ating pong Panginoon. May authority galing sa ating dakilang ama. Sila nga po yung mga isinugo. Dahil ang isang tunay na isinugo ng Diyos, tandaan nyo po yan, makapangyarihan po sila. At isa pa po dito, meron po silang tinatawag na mga tatak. Marami po kayong malalamang lihim. At ang isa pa po dito, yung mga susi ng karunungan sa pagbasa ng banal na kasulatan, yung mga hiwaga, talinghaga, misteryo, sila po nakakaalam. Dahil nga po yung susi ng mga karunungan sa pagbukas ng banal na kasulatan, nasa kanila. Kaya po kapag nakita nyo yung isang mangaral na kahit isang talinghaga, wala po silang maipaliwanag, ipaliwanag man nila, meron na po akong mga nakita niyan. Ayaw ko na pong sabihin dahil alam ko po nung sinabi ko sa kanila, yung talinghaga na kanilang pinaliwanag, malayo po sa katotohanan. Alam niyo po ba ginawa nila sa akin? Hinanting po nila ako at gusto nila akong... Kaya po yung bahay namin ngayon doon sa Abulalas,
Dahil nga po, apat na nakamotor na lalaki ang humanting sa akin, gusto kong ganyanin. Dahil nga po sa naalaman nila, yung kamalian nila, na yung mga inaaral po nila, pinagbobola lang pala sa mga tao. Kaya po mga kapatid ko, sa pananampalataya, tingnan din po ninyo yung mga taong nangangaral. Number one po yan. Na ang sabi po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, kailangan yung pong pagtatanong niya, paano silang makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Yan na lang po, tanong na lang po yan. Na ang ibig sabihin, kailangan pala ang mga ngaral ay isang sinugo, sinugo ng Diyos. Dahil, alam niyo po ba, may mga dikta po sila ng mga banal na espiritu. Isa po yan sa lihim na dapat niyo pong malaman. Sila po ay may direct connection sa mga banal na espiritu. Ngayon po, nabubuksan na sa mga kaisipan nyo yung mga lihim na ito kung papaano nagkakaroon ng koneksyon ng mga sugo sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama. Siguro naman ay malilinawan na po ang inyong mga pag-iisip na tama po ang sinasabi po ng ating pong kagalang-galang na Propeta Malakias na ang mga di ang mga mangangaral na di banal ay tinututulan na po ng Diyos dahil nga po sa mga nangyari po sa ating pong panahon na ito pong mga nangyaring naganap sa ating pong kapanahunan ngayon, yung mga pagbagsak na mga kaparusahan sa ating pong sanlibutan, lumaganas na po ang kasakunaan, ang mga dilubyo ay laganas na sa buong mundo. Ang mga pagyanig, paglindol, at pagputok ng bulkan, at yung mga tornado, at yung mga sunog, lahat na lamang po ng kaparusahan, ibinulaos na ng ating dakilang Ama sa sanlibutan. At, alam nyo po ba, may mga tao rin silang ginamit para bawasan ang sangkatauhan. Hindi nyo po ba napapagbulayan yung ginawa ng baksin sa ating lahat ng mga tao? Na ang modus pala na yan ay upang bawasan ang tao sa buong sanlibutan. Kaya po sana, yung pong sinabi po ng ating kagalang-galang na Dr. Jose Rizal, lagi po nating ilagay sa ating pong mga isipan, magbibigay po sa atin ito ng karunungan na kung hindi po tayo magpapakamangmang, hindi po tayo mapapahamak. Kung mayroon pong mga taong naghahayag ng mga katotohanan na alam naman po natin na sinasabi naman po namin na meron nga po mga bumababa dito ng mga banal na espiritu na siya po nga naghahayag sa amin na mga bagay-bagay na dapat po naming maituro at maiaral sa inyo. Kaya po dito sa karen ng langit, wala na po ditong maliligaw pa. Lahat ng mga aral ng katotohanan, dito nyo po yan matututunan. Dahil po dito sa karen ng langit, ang mga inaaral po sa atin dito ng pastor ay mga karunungang panglangit, mga hiwaga ng kalangitan, at kasama po dito yung mga banal na siya pong mangangaral po sa atin at maghahayag. Kaya wala na pong tao pang maliligaw pa. Kaya po mga kapatid ko, sa pananampalataya, sa isang iglesia, sa isang relihiyon baga, ang una po nating hahanapin na napaka-importante, hindi po yung mga ganyan-ganyan. Dahil ayon po sa sinabi ni Propeta Jeremias, huwag kang magtiwala sa mga tao. Sa Diyos ka magtiwala. Kaya nga po kami, sa Diyos lang po kami nagtitiwala. Kaya po walang, pag may naririnig po kaming mga nangangaral, wala pong makapagligaw sa amin.
mas number one po naming pinakikinggan yung mga inihahayag at mga iminimensahe ng mga banal. Dahil po sila yung mga espiritu ng katotohanan. Kaya wala pong mailigaw sa amin. At walang makapagbulaan po sa amin dito. Yung mga nangangaral na nagbubulaan, alam na alam po namin yung mga ginagawa at sinasabi po nila. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kailangan nyo pong hanapin yung pananampalataya na may mga presensya ng mga banal na espiritu. Napaka-importante po sa isang tunay na pananampalataya na may mga naghahayag, nagre-revelasyon, nangangaral, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Yan po ang ginagawa ng mga banal na espiritu sa isang tunay na iglesia o pananampalataya. Alam nyo po mga kapatid, marami na po akong mga Catholic defender na tinanong, na sinasabi po kasi nila sila raw yung mga tunay na iglesia, sila raw yung tunay na relihiyon. Isa lang po ang tinanong ko, ayaw po nilang sagutin sa akin. Ang sabi ko po sa kanila, kung kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo, o kung kayo man yung tunay na relihiyon na sinasabi nyong nung taon pang before Christ, nandiyan na yung Romano Katoliko. Ito po yung tinanong ko. Ayaw nilang sagutin sa akin. Kung kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo, kailan bumaba, kailan nagpakahayag ang Panginoong Hesukristo sa kalagitnaan ng inyong pagpupulong? Yun po. Napakasimple lang po ng tanong ko. Hindi po nila masagot. Meron naman po sumagot, nararamdaman po namin yung kanyang presensya. Alam nyo po ba, pati yung demonyo, nagpaparamdam din yan eh. Pati yung mga masamang espiritu, nagpaparamdam din. Yung mga kaluluwa, nagpaparamdam din. Alam nyo po, yung tunay na iglesia ni Kristo, bumababa po siya, nangangaral, nagahayag, nagre-revelasyon, nangangaral, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan sa kanya mga tunay na lingkod. Ngayon po ay, kung babasahin po natin yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tunay na lingkod. Ito po. Basahin po natin sa aklat ng San Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos na tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking ama, at siya'y ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanila. Di po ba napakaliwanag? Kung pagbubulayan ninyo pong mabuti yung sinasaysay ng ating pong Panginoong Hesukristo, hindi po ba ito po yung tinanong ko sa mga iglesia na nagmamapuri na sila daw yung sinasabi nila na sila yung tunay na iglesia ni Kristo. Ngayon po, nung itanong ko sa kanila, kailan bumaba ang banal na espiritu ng ating Panginoong Hesukristo? Wala naman pong masagot. Kami po tanungin ninyo, yung pastor. Isama nyo lang po rito yung pinakapinuno ninyo. Isama nyo yung, kung meron kayong medium na may malakas na third eye, at buong hukbo ng inyong grupo, pumunta po kayo dito. Kayo po ang magsasaksi kung talagang banal na espiritu po ang pinababa ng pastor sa isang kasangkapan, propeta o medium o luklukan. Tuloy po natin. Si Judas, hindi ang Iskariote, nagsabi sa kanya, "Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sanlibutan?" Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, wala po akong pinagkaiba kay Judas Tadeo. Si Judas Tadeo po yung nagtanong na yan. Kaya nga po kayo lahat
na mga nakikinig sa akin ay aking hinahalina dito sa kaharian ng langit dahil hindi naman po kami sakim na hindi namin maipahayag, maipakilala, maipakita yung pagbaba ng mga banal na espiritu. Kayo po ang magpapatuto nito, hindi po kami. Kaya nga po panayang aya ko sa inyo lahat, pumarito kayo sa karen ng langit at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong makasalanan ay maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe at maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. Kahit man gaano man kabigat ang inyong mga kasalanan, alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, kapag kayo ay pumunta rito sa kanan ng langit, dapat po meron kayong tapat na puso, meron po kayong pagpapakumbabang loob na handa po kayong magsisi, magbago at magbalik loob sa ating pong dakilang Ama. Dahil unang-una po sa lahat ay hindi po kami ang magpapakilala dito. Mga banal po, sila po ang haharap sa inyo. Sila ang maghahayag sa inyo. Kaya nga po napaka-importante pong role ang gagampanan ng isang medium. Kaya sa lahat po ng Union Espiritista na nagko-comment po sa amin, ito naman po ay ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Dito po sa pananampalatayang ito, sentro trono ng ilaw, hindi po tayo namimili ng tao dito. Ano man ang iyong kasuotan, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong paniniwala, ano man ang kinagisnan mong paniniwala, tradisyon, relihiyon, isasantabi po natin lahat yan. Dahil ang pagsasalitain po natin dito ay yung banal na espiritu ng ating Panginoong Hesukristo na pabababain ng ating pong pastor. Kasi po hindi nyo mapaniwalaan yung pagbaba ng mga banal na espiritu eh. Hindi po ba napakaliwanag na ipapatupad na po natin yung sinabi ni kagalang-galang na propeta Moises, sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, kailanman sila'y tumawag, agad na bumababa ang Panginoon. At naghahayag, nagre-revelasyon, nangangaral, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Kung kayo man ay mga makasalanan, nakahanda po siya magpatawad. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo, magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan. Alam po, alam niyo po yung sinasabi ng magkatuwiranan? Magpupulong po tayo dito. At ang mga ngaral po dito, yung banal na espiritu. Hindi po karumaldumal. Malayo po yung sinasabi niyong karumaldumal espiritu dito. Off limits po silang lahat dito sa karya ng langit. At bilang sa uling bahagi po ng ating po nga paghahayag, ay hindi naman po ako bilang pagpapatotoo ko lang po sa inyo. Pagpapatotoo ko po sa inyo kung paano po ako tinawagan ng ating po nga Panginoon sa pananampalatayang ito na isa rin po ako sa makasalanan, isang taong makasalanan na tinawagan ng Panginoon dahil ang sabi po niya, babasa po ni tayo, no? Sa Mateo, Kapitulo 9, Talatang 12. Ang sabi po dito ng ating pong Panginoon ay, datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi bayad.
Habag ang ibig ko at hindi hain. Yung pong hain bayad. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga taong makasalanan. Isa po ako sa taong makasalanan na tinawagan ng Panginoon na binago niya sa pamamagitan ng aking taus-pusong pagbabago, pagsisisi, pagpapakumbabang loob. Ito po yung sinasabi ni Propeta Isaias. Dito po sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 57, Talatang 15. Ito lang po yung gawin po ninyo para po magkaroon po kayo ng maramdaman niyo po yung presensya ng ating pong Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako, nakasama rin niya. Alam niyo po ba yung sinasabing mataas at banal na dako? Ito po yung kaharian ng langit. Ayun po, nagtiktik yung butiki. Yung palang mataas at banal na dako, yung po pala yung kaharian ng langit. Meron po bang tataas sa kaharian ng langit? Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Yan lang po yung kailangan nyo pong gawin. Kung sinasabi mo po na ikaw ay doktor, ikaw ay abogado, ikaw ay ganung-ganung ganyan, ikaw ay presidente ng Pilipinas, ikaw ay congressman, senador, mayor, governor, mas mataas ka pa ba sa Panginoon? Sino mas mataas sa inyong lahat? Kayo o yung Panginoon? Anong dapat niyong gawin? Hindi po ba dapat magpakumbaba? Pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng loob ng nagsisisi. Kaya nga po ito po yung mga minemensahe po. Ito pong magaganap sa taong 2024. Marami rin po mga sinasabing mga hindi ka nais na magaganap itong taong 2024. Lalong-lalo na po sa mga taong gumagawa ng kasalanan na ayaw magbago, ayaw magsisi, ayaw magbalik loob sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama. Marami pong mga nakambang panganib sa inyong lahat. Ito lang po yung may papayo ko po sa inyo bilang isang simpleng ebanghelista na tinawagan ng ating pong Panginoon upang sa inyo ay magbigay ng mga aral na makapagmumulat sa inyong mga matang mga nakapikit. At upang sa inyo po ay makapagdagdag ng liwanag sa inyong mga puso at mga kaisipan na mga nadiliman. Yun lang po yung kailangan nyo pong gawin. Magbalik loob lang po tayo sa ating pong Panginoon. Magsisi, magbago, at magbalik loob lang po tayo habang may panahon pa, habang may oras pa, habang tayo ay humihinga pa, habang hindi pa humihiwalay ang ating katawang lupa at ang kaluluwa. Dahil ayon po sa Panginoon, ang sabi po niya nung bumaba po siya rito, nagsisisi na lang daw po yung tao kapag ang kanyang katawang lupa at ang kanyang kaluluwa ay nagkahiwalay na. Wala na pong pag-asa. Ngayon, panitiktikan po ng butiki. Kasi po, Panginoon yung nagsabi nun eh. Sinabi lang sa amin. Panitiktikan ng butiki. Ano po ba ibig sabihin nun? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kagaya po namin na habang kami po ay nangangaral, naghahayag sa inyo lahat, ito po ay bilang bahagi po ng aming pagmamahal, paglilingkod sa taong bayan, na kahit kami man ay mga walang halaga sa lipunang ito, kahit kami man ay hindi pinapansin ng mga tao, kahit ipinapahayag na po namin
yung mga kalooban ng ating Ama na nasa langit at yung mga ipinapahayag ng mga banal na Espiritu, kahit po kami ay hindi po ninyo pinakikinggan, patuloy at patuloy po kaming nagmamahal sa inyong lahat. Dahil ang nais po namin, tayong lahat ay matapos na po yung pagkabulag po natin sa mga maling paniniwala, maling tradisyon, maling relihiyon, at mga mali-maling mga doktrina na itinuro po sa atin, kailangan na po maitama yan lahat. Kaya nga po, bilang ito po'y bahagi ng pagmamahal ng pastor sa inyo lahat, ako po'y nagpapasalamat sa kanya dahil isa po ako sa kanyang inaralan, tinuruan, at isa na po ako ngayon na nagsasalita sa inyong harapan ng buong katotohanan. Habang ako po'y nagsasalita rito, nandiyan po siya nakikinig. Dahil sa oras na ako po'y magkamali ng aking mga sinasabi, siguradong babatikusin po ako niyan. Kaya po tayo dito sa karen ng langit, bawal po dito yung magsisinungaling, bawal dito yung magbubulaan. At yung mga banal na Espiritu, sila po yung mananaway po sa'yo dito. Hindi ka po sasawayin ang kapatiran mo rito. Ang sasaway sa'yo dito ay ang mga banal na Espiritu, at alam niyo po ba yung pagsaway nila? Masakit nga lang. Bigyan ka nila sakit, karamdaman. Yan po yung pagsaway nila para magkaroon ka ng katinuan o pagtino. Yan po yung sinasabi nila, pagsaway. Kasi po, ang sabi po ng ating pong Panginoon, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay dumilig ng aking tinig, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya. Sino kaya sa inyo, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang handang magbukas ng pinto ng inyong puso sa ating pong Panginoon upang siya ay ating ano? Siya'y ating kilalanin bilang ating Panginoon, sariling tagapagligtas, Panginoon ng Panginoon, Hari ng lahat ng mga hari, Guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Dahil tandaan po natin lagi, ang Panginoon lamang ang may kakayahan na makapagbigay sa atin ng kapayapaan sa buong lupain. Siya lamang ang may kakayahan, authority na makapagbigay ng kasaganaan kasama ang ating dakilang Ama sa pagbibigay ng kapayapaan, kasaganaan, katahimikan ng ating bayan. Hindi po yung mga politiko. Dahil bata pa lang po ako. Santambak na yung politikong nangako ng kapayapaan at kasaganaan sa ating bayan. Wala naman pong natupad. Tama po ba? Kaya po, mga kapatid ko, sa pananampalataya, pagharin po natin yung ating pong Panginoon. Pagharin natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pagharin natin siya sa ating puso, sa ating isipan, at sa lahat ng pang-araw-araw nating buhay dito sa sanlibutan. Pagharin natin ang ating Panginoon. Siya lamang ang makapagbibigay ng lahat ng kailangan ng sangkatauhan. Dahil tandaan niyo po, mga kapatid ko, sa pananampalataya, na kung maghahari na po ang Panginoon, tandaan niyo po, ang bayang Pilipinas po ay hindi po kikilalanin yan. Sa dami ng mga gintong nandyan, hindi po kikilalanin ng Panginoon sa mga kayamanan na yan. Hindi po kikilalanin yung bansang Pilipinas dahil sa mga kayamanan na yan. Kikilalanin po ang bansang Pilipinas, and this nation will be great again sa buong isang daigdigan, dahil kikilalanin tayo bilang ang ating pong Panginoon, ang ating dakilang Ama, ay ginawa tayong bayan, bayan ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid ko, nakatakda pong maging paraiso, paraiso ng Eden, ang bansang Pilipinas. Mababasa niyo po yan sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22. Ang Pilipinas po ang nakatakdang yung pong dating paraiso ng Eden
na the lost paradise na nawala, magbabalik po yan. At ang Pilipinas po ang nakatakdang maging paraiso, bayan ng Diyos. Yun lamang po, at magandang hapon po sa inyo lahat. Nawa ang pag-ibig, kapayapaan, at ang ating pong pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesukristong lahat, sa inyong lahat, nawa ay sumagana. Papuri, pasasalamat, pagalang at pagsamba ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Hesukristo at sa lahat ng mga banal na espiritu at sa lahat ng mga arkanghiles ng kalangitan at sa lahat ng mga dioses ng kalawakan. Papuri, pasasalamat, pagalang at pagsamba ay ating itinataas sa kanilang mga banal at makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po sa inyong lahat.